ibang klaseng lola at nanay ang naging tatak ni Lola Fely para sa mga taong nakakakilala sa lugar nila. Sa tindi ng mga sakripisyong kanyang hinarap, marami pa rin ang nangangumusta sa Groovy Lola. Ngayong Pasko, bibisita ulit tayo sa tahanan ng kilalang photo granny ng Santa Ana. 1, 2, 3, mais! Photo granny ang naging bansag sa madiskarte, masigla at laging on the go na si Lola Fely Samonte. Sa edad kasing 83, aktibo pa rin si Lola sa pagiging photographer sa ilang mga paaralan sa Maynila para itaguyod ang kanyang pamilya. At sa pagtatapos ng taon, may taimtim na hiling ang kanyang mga anak na sana'y makapagretiro na ang kanilang ina sa pagliletrato. Sasalubungin po natin ang taong 2020 sa kwento ng pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal. Ako si Julius Babaw at ito ang Mission Possible! Nasa gitna ng trabaho si Lola Fely nang amin siyang unang makita. Sa itsura at sigla ni Lola, hindi mo akalaing 84 na pala siya. 1988 pa nang una siyang humawak ng kamera bilang litratista ng eskwelahan sa Maynila. Maagang nabiyuda at naiwanan ng 7 anak na kailangan itaguyod. Dito siya kumukuha ng panggastos para sa pang-araw-araw. Kahit may mga anak na dapat asikasuhin, kung saan-saan nakakarating si Lola Fely para lang may maiuwi sa kanyang pamilya. Hanggang sa maging official photographer na rin si Lola Fely sa ilang mga paaralan sa Maynila. Matapang na hinaharap ni Lola Fely ang pagiging solong magulang sa 7 niyang anak mula nang mabiyuda. Mula sa pagiging kasambahay hanggang sa matutong maging litratista, kinaya ni Lola ang lahat ng hirap. Ang mga taon ni Lola Fely bilang litratista ay isang bagay na pinagmamalaki maging ng mga eskwelahan na kanyang pinagsilbihan. Pero minsan, pumapasok din sa isip niya ang mga pangihinayang. Pero sa mga pagkakataon na lagi kang wala, di ba? Meron ka bang pinagsisisihan doon? Pangyayari sa buhay ng pamilya mo? Ano yun? Kung graduate yung anak kong panganay sa Batangas, hindi ako naka-attend. Una, may shooting ako. Nakasabay sa school. Tapos nag-graduation. Hindi naman pwede iwanan ko yung school. Kompromiso ko yun. Ay, mababayad ang anak ko. Yung atin nyo, ako wala, yan ang nanay na. Nang isama ako ni Lola Fely sa kanilang tahanan, mas lalo kong naramdaman ang pagiging malapit ng kanyang pamilya sa isa't isa. Bawat isang litrato, alaala ng mga masasayang sandali ng kanilang pagiging isang pamilya. Dahil sa sipag ni Lola Fely sa kanyang trabaho, hindi maalis ng mga anak ang mag-alala dahil na rin sa kanyang edad. Nagkasakit siya, na-heat stroke yan eh. Sinabi na namin, tama na, tumigil ka na, bahay ka na lang. Ano gagawin ko dito? Matutulog? Hindi, nakasama ako sa inyo. Ang panganay na anak na si Elizabeth ang siyang naging katulong ni Lola sa kanyang pagliletrato. Pero siyempre, yung grabing sakripisyong ginawa ni nanay para sa inyong pamilya, no? Hanggang ngayon, kitang-kita pa rin natin. Ano ang masasabi mo doon sa kanyang mga pinagdaanan? Ulirang magulang po siya kasi tinayuan niya ang pagiging ama at ina para sa aming mga anak niya. Mahal namin siya, alagaan namin siya. Si malus everyday. Maya't-maya pinagdarasal ko yung good health niya, habaan ng buhay niya kasi siya ang nagdudugtong sa aming magkakapatid. Pag nakita ko mga anak ko, masaya ako. Kahit mag-uong lang ulam namin. Basta kami salo-salo, masaya ako. Saan mo kinukuha yung lakas mo? Dahil ikaw ay 83 years old na, pero hindi nakikita sa yung kinikilos, at pananalita at takbo ng pag-iisip. Saan mo kinukuha yan? Siguro po, kaloob na rin yun sa akin ng Diyos. Dahil hindi naman ako nakulang manalangin sa Kanya. Na siya ang gabay ko para mapalaki ko at mapag-aral ko ang mga anak ko. May kanya-kanyang pamilya na ang lahat ng anak ni Lola Fely. Tatlo pa sa mga ito ang nakapagtapos ng engineering. May mga anak rin si Lola Fely na may sarili na ring negosyo na pinagkakaabalahan. At ang iba pa, unti-unti na rin tumutulong sa kanya sa pagliletrato. Kaya naman para mag-bonding ang pamilya at makarelax si Lola Fely,
ako. Ngayon lang ako na make-upan. Aba. Ngayon lang? Sa ngayon? Buhay mo? Opo. O, anong pakiramdam? Ba, parang nasa langit. Talaga? Masaya ka? Masaya. Yun naman, para naman maiba. Eh. Parang hindi mo na alam kung lalaki kayo o babae pag nakikita kayo eh. Pero ngayon talagang babae. Girl na girl. Eh, tanungin na lang natin sila. About face? Andito kayo? Sige, anong gusto niyong sabihin kay nanay? Anong klaseng inaba itong si nanay? Sige. Walang ibang nanay na kagaya niya para sa amin. Kakaiba siya. Kakaiba. Kinaya niya lahat ng hirap. Walang makakatulad sa nanay namin. Kasi siya yung the best nanay namin. Hindi niya kami pinabayaan. Pinalaki nila kami ng maayos at may respeto sa isa't isa. May pagmamahalan bawat kapatid. Yun ang minulat niya sa akin. Sa malaking karangalan, naging nanay ko siya. Saka sa kanya, hindi lang sa nanay. Barkada namin. Pwede mo siyang kakwentuhan. Pwede mo siyang kalaro. Misa nga kainuman eh. Misa lang yun. Okay. Trabahong lalaki kaya niya. Trabahong babae kaya niya. The best in the West, yung nanay ko. Wow, galik. Isa lang po, salute. Yan lang po. Kasi siya yung nanay namin. Kung wala siya, wala din naman kami. So, salute lang. Ay, mga anak, sana hanggang sa huling sandali, hindi tayo magbago sa isa. Tayo kailangan magbigkis-bigkis at humaba pa ang pagmamahalan natin mag-iina. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? One family. Ba? May sign pa, no? Dahil sa magandang halimbawa na pinakita ni Lola Fely, nagsumikap at nagtagumpay ang mga anak niya sa napiling larangan. Hindi lang ang kanyang pamilya ang humanga kay Lola Fely. Hanggang sa 1970 nakapasok. Patunayan, isang short film ang ginawa tungkol sa kanya. Laman ito ang buhay at pagsisikap ni Lola Fely. Nalagwagi rin ng award. Dumagsari ang mga imbitasyon kay Lola Fely para magsalita sa mga pagtitipon. Dahil dito, lumawak ang mundong ginagalawan ni Lola Fely. Dati sa bahay at eskwela madalas siyang makita, dahil sa positibong kwento ni Lola Fely, nagkaroon siya ng pagkakataong makarating sa ilang malalayong lugar. Yun nga lang, gustuhin man ni Lola Fely na ipagpatuloy ang minahal na profesyon, handa siyang ipasa ang mga natutunan. May mga pagkakataon na rin kasi na namiinig na ang kamay ni Lola at lumalabo na rin ang kanyang mga paningin. Kaya sa ngayon, ang mga apo na niya ang nagpapatuloy ng kanyang sinimulan. Sa pagre-retiro sa pagkuha ng litrato, hindi naman natigil si Lola Fely sa pag-iaktibo. Masaya pa rin niyang ginugugol ang panahon sa pagbisita sa mga anak. Tumutulong mag-train. Tapos, ayan, pag-alagala, parito sa amin, sa ate ko. Yung sa ate ko noon, sila din yung nagawa nung palda. Nilalagay sa garter yun tol. Sila rin gumawa ng hina. Tsaka nangyayat. Hindi na siya nakaka-pag-alagala. Parito sa Quiapo, sa mga eskwela. Eh, ngayon, nandiyan siya sa kainta. Wala lang siya ginawa kundi panood ng TV. Kaya pinagtitrim, nagtitrim siya dito sa akin. Kailangan niya tumigil, manghihina siya. Ang maganda pa raw dito, mas madalas na silang nagsasama-sama ng mga anak at apo ni Lola Fely sa kanilang bahay sa Maynila. Kamusta po nanay? Nanay Fely. Nandito para mag-alok ng konting-konting magandang pamasko. Salamat sa inyo. At ako'y naalala nyo. May blessing pa kaming dala. Of course! From Rotary Club po kami ng Manila Binondo Prime. Ups! Meron pa ako. Ikaw po dito sa lapi. Proud ako na hanggang ngayon nakatayo pa ako. Na, sa hirap na dinanas ko, hindi kaya ikarga sa 6x6. Pero nakarating pa ako ng 84. May kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos
kung paano mabawasan ang hirap sa buhay. Panginoon, bigyan mo pa ako ng mahaba-haba. Kung gusto mo naman, gawin mo ako 100. Ngayong Pasko, mas ramdam ni na Lola Fely ang diwa ng pagsasama-sama at ito ang lakas na kanilang babaunin sa pagpasok ng bagong taon at sa pagharap sa mga panibagong tagumpay sa kanilang buhay.